So anyway, mga kaibigan, at dahil nga masyado ng maraming mga hindi kaaya-aya, no, hindi kagandahan na mga nangyayari dito sa ating bansa, is gagawin ko, no, ang nararapat. Yo, what is up? RePH nga pala ang vlogger na hindi kilala at lalong-lalo na ang vlogger na walang kakwenta-kwenta. So syempre, bago natin simulan ng video, mga kaibigan, huwag na huwag mong kalimutang i-like tong video at syempre i-subscribe ang aking channel para syempre, wala, para may subscriber ako. So anyway, mga kaibigan, today is another day na naman and ayan, kung makita nyo, ayan, nakita nyo ako sa TV, ayan o, oh, ayan o, oh, you know. Ako yan o, oh. Ayan o, oh. Oh, diba, nasa TV ako, malupet. Ayan din, isa pa. Ayan o. Oh. Andyan, kasama ko matulog yan ngayon si Jogi dyan. So anyway, mga kaibigan, at dahil nga masyado ng maraming mga hindi kaaya-aya, no, hindi kagandahan na mga nangyayari dito sa ating bansa, is gagawin ko, no, ang nararapat. Gagawin ko ang isa sa mga dapat na gawin nating lahat, which is yung magre-rehistro ako, no. Magre-register ako bilang botante. Kasi actually, this is my first time, no? Kasi dati, wala talaga akong pakialam. And ayan, so, mag-rehistro tayo ngayon. And ngayon, baka magtataka ka, ha? Paano siya nakapag-rehistro? Siyempre, eto ang sagot dyan. Mag-rehistro tayo online. So, pwede na po tayo ngayon mag-rehistro sa Comelec online. So, hindi na po natin kailangan pumila ng masyadong mahaba. Kung takot ka sa COVID, hindi na natin kailangan na pumila pa dyan. Kundi, pwede na natin itong gawin sa ating bahay. Basta may internet tayo at may gadget tayo, pwede tayong makapag-register online. So, ayan, bakit ko sinasabi to? Siyempre, bukod sa gusto kong kumita sa YouTube, magkaroon ng maraming views, ini-encourage ko kayo na mag-register. Kaya, isasama ko kayo ngayon para makita nyo kung paano rin ako mag-register and para matuto na rin kayo na ano ang gagawin doon sa pag-rehistro. So ayun, mga kaibigan, so ang unang step natin sa ating pag-rehistro bilang botante is pumunta tayo sa website na irehistro.comelec.gov.ph. Ayan, so ngayon ilalagay ko yan sa description para dun nyo na lang i-click. So ayan yung link, nasa baba yan, check nyo na lang. So habang pinapanood nyo to, ibuksan nyo na rin yung link para sabay na tayong mag-rehistro, diba? So malupet, sabay tayo, nakasabay nyo si RePH mag-rehistro. Feeling heartthrob. So anyway, mga kaibigan, so ayan, dito sa unang part ng ating registration is ano ang type ng application na iyong gusto or ano ang iyong or kung ano ang iyong nais. Yan, Tagalog na Tagalog tayo dahil Pilipinong-Pilipino tayo dito, Brad. So ayan, application for first, registration, kung bago ka pa lang. Pangalawa, transfer of registration record. So kung nakarehistro ka sa isang lugar at gusto mo magpalipat sa kung saan man lupalop ng mundo, is pwede rin. What? Susunod naman is yung reactivation of registration record. So kung matagal kang nawala ng pakialam at hindi ka bumoto ng ilang taon at nawala yung iyong voting registration, pwede mong i-reactivate. So ayan. Sunod is change of name due to marriage. So kung nag-asawa ka na, di ba? Nag-asawa ka, palit ka ng apelido, is pwede rin. And sunod is inclusion of records in the book of voters, na hindi ko alam kung ano yan. Comment down below na lang kung ano yan. So anyway, dahil bago pa naman ako, so ayan, registration ang pipiliin natin. Ayan, registration. So may mga lalabas dyan sa gilid mo. Ayan, personal information, supplementary data, citizenship details, residence address, set an appointment. Hindi ko alam, may appointment pa pala. Review provided information details. So isa-isa natin. Personal information. So Jericho, all caps to, ha. Galit na galit, ha. All caps. All caps ang Comelec natin, ha. Oh, first name, middle name, Quijano. Last name natin is Briones. Ayan. Ayan, so i-input mo lang dyan kung ano yung mga dapat mong ilagay. So ayun, mga kaibigan, pagkatapos ng personal information is dadako tayo dito sa supplementary data. So ayan, supplementary data, ano ba to? Hindi ko din alam. Karagdagang datos daw. So ayan, please select the information about you if applicable. So kung PWD ka, ilagay mo dyan, indigenous or illiterate ka. So kung hindi naman applicable, don't mind the supplementary data part. So sunod naman, mga kaibigan, is yung citizenship details. Ayan, kung makita nyo, ayan na, scroll nyo lang yan dyan sa baba, diretso na yan. Ayan, citizenship, ayan, Filipino. So na-acquire ko yun by birth. Ayan, so Filipino o by birth. Ayan, yan din ilagay nyo. So ang sunod naman, mga kaibigan, is yung residence and address. Ilagyan nyo na lang kung anong gusto nyo ilagay dyan, kung taga saan kayo. Pero dapat totoo, ha? Ayan, ayan yung laman yan.
Ayan. So, ganun lang. So, na-fill up na natin yung personal information, supplementary data, citizenship details, residence address. And next naman is yung magiging set an appointment. Ayan, hindi ko alam kung ano to. So, babasahin muna natin. People who accomplish iRegister form may set an appointment. Those with an appointment are given priority over walk-in applicants. If you want to set an appointment, make sure that you already have selected province, city, or municipality in barangay of your residence. So, ibig sabihin, mali pala yung sinabi ko na hindi na tayo pupunta ng COMELEC physically. Okay, tama naman yung sinabi ko na hindi na tayo pipila kasi magkakaroon tayo ng appointment. So, ibig sabihin, kapag may appointment ka, kayo yung priority. So, kung na-schedule ka kunwari sa Monday, sure na sa Monday, marirehistro ka. Okay, unlike kapag walk-in ka lang, wala kang appointment, pipila ka ng sobrang haba. Okay, so ganun yun. So, magkakaroon ng appointment pala, depende sa kung anong ma-schedule dito. So, ayan, afterwards, select your preferred date and time schedule from the calendar that will appear below. And if you don't want to set an appointment, simply check I don't want an appointment below. Please take note that by not setting appointment, you can submit your application form anytime during regular working hours or before the end of registration period. So, ibig sabihin, may option ka rin na huwag ka magpapa-appointment and ayun, baka pipila ka. So, ayan, meron tayong review provided information details dito. So, ayan, pwede mong i-review kung ano man ang mga nilagay mo doon. And once na na-review mo na, okay na, ayan, pinutin mo lang yung proceed. Ayan, maglo-loading siya. So, di ko alam kung anong kung ano lalabas. So, ito na yung lumabas. Please save and print the generated PDF file of your accomplished online application form. So, may file sila na isi-send sa'yo or automatic na magda-download yung PDF file and need mo pala yun na i-print. So, ayan, be sure to print your accomplishment form on a folio size. So, long bond paper. If not, please reprint on the right bond paper size. So, kailangan talagang long. So, strictly long bond paper sila. And make sure that you have printed personal information page at the back of CEF1 page. Ano yun? Hindi ko alam. Intindihin ko lang mamaya yan. If not, please reprint for compliance. So, strictly, dapat mag-comply kayo. And also, please make sure that to bring accomplished health declaration form. To download the form, please click here. So, i-download ko to. Ayan, i-click nyo lang yon. Ayan. Ayan, ito yung health declaration form. Ayan, pipilapan din siguro yan. Ito yung laman. Ito yung laman ng print ko. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, so ito. Ah, kailangan mong i-print to. Application. Ah, so kumbaga nag-ano lang ako, nag-register lang ako dun for appointment. Okay. So anyway, mga kaibigan, so ayan, I hope na na-inform ko naman kayo or naging aware naman kayo sa kung paano, no? Simple steps lang talaga yun. Sobrang simple lang ng pagre-rehistro na yan. And I hope na lahat tayo or kung hindi man lahat, karamihan sa atin is mag-rehistro. Kung gusto natin ng, alam nyo na, ng mabuting kinabukasan sa 2022. So, ayan. Bawat boto po is mahalaga. Okay, para sa mga nag-iisip dyan na, hindi naman magmamatter yung boto ko, isa lang naman. Well, isipin mo yung gusto mong manalong kandidato is isa lang yun lamang nung kalaban niya sa niya. Well, di ba? Oh, yung isa mong yun is napakahalaga kasi kung bumoto ka, magiging pata sila. At kung bumoto pa yung isa, is mananalo yung kandidato na gusto nyo. So, parang ganun yung logic niyan, Brad. So, kaya bumoto kayo, mag-register kayo. And I hope na clear naman tayo dito. So, paano ba yun, mga paps? Huwag yung kalibutan i-subscribe ang aking channel. And, syempre, panoorin yung mga videos ko. So, paano ba yun, mga paps? I'm out. Maintain mo lang yung peace. Bye-bye.